Guys, quick sharing lang tayo ng mga natutunan natin dito sa blockchain space. Actually, kung matatandaan nyo, 1 month ago, nag-release ako ng video about crypto cars and crypto planes. Dahil nga yung experience natin dito sa mga unang months natin sa game na to is okay talaga. Positive yung community, merong mga game mechanism, burning mechanism, even yung mechanism para mag-reinvest yung mga users nung game. Actually, papunta na nga sana sila dun sa direction na dahil nga 100,000 na yung mga members nila, pwede na daw silang maglagay ng ads dun sa website nila para yung kikitain nila pwede pa nilang magamit na pang buyback. Kasi itong game na to, nagbabuyback talaga sila ng mga tokens and biniburn din nila para ma-ensure na tama lang yung mga nasa circulating supply. And apparently, wala talaga sa kamay natin yung mga games na to. Ang natutunan din natin for the past months, para maging successful yung isang play to earn game, kailangan talaga meron kang working na game, and then may community rin talaga na nag-e-enjoy dun sa paglaro ng game para ma-utilize din yung mga utilities. Kasi recently, nag-release nga rin ng statement yung Certik. Kung alam niyo yung Certik, dinaanan na natin yan sa ibang mga videos natin. Sila yung mga nag-a-assess ng mga blockchain contracts, and then nagbibigay sila ng mga tips ano yung pwede nilang magawa para maiwasan yung mga attack or maiwasan yung mga security breaches or even ma-ensure na, alam mo yun, pwede pang long term yung contracts na ginagawa ng mga developers. And of course, dahil nga nag-release sila ng statement na rugpull na yung crypto city, na kasama nga nun yung crypto cars, crypto planes, and crypto guards, kasi nakita nila dun na merong mga malaking amount ng token na nirelease dun sa crypto guards na naging dahilan din ng pagbagsak ng token price. Tapos yun, sunod-sunod na yun eh, na apektuhan na rin yung crypto cars and crypto planes. So ang kasunod na nun, syempre, yun na, FUD na talaga yun. Tapos marami ring mga known social media accounts na nag-publish nun. Kaya yun, malaki talaga yung naging effect nun sa community. And ang matindi pa doon guys, nangyari kasi to bago mag Chinese New Year na nagkaroon ng break yung dev team. Parang mga more than a week after nung vacation nila, and gusto na nila na i-continue yung game. Sinasabi nila na hindi naman talaga rugpull yung crypto city na pinapublish nila dun sa Cointelegraph. Ang problema nga lang guys, wala na eh. Umalis na yung ibang mga players ng game. And kung pupuntahan nyo rin yung Telegram nila and yung Discord, talagang maraming mga nagagalit and marami kasi talagang nalugi sa game. Even ako guys, laki ng nalugi ko dito kasi, well, yung in-invest ko naman dito, tanggap ko naman siya kasi nga kinita ko rin yon sa first din na months na nilaro ko yung game. Actually, hindi nga siya laro eh, parang naging click to earn na nga lang din. So ginawa nila kahapon, binalik nila yung mga tokens namin. So nakakuha nga ako around parang 400,000 mahigit dahil nga sobrang baba na nung price ngayon, even sa crypto planes, ganun din. So gusto ko lang i-share na, yun nga, wala naman talagang magaling dito sa space na to. We can never forecast ano ba yung mga mangyayari sa game. Pero syempre, babalik pa rin tayo doon sa fundamentals, diba? Kung yung game ba, they are partnering with big launchpads or venture capitals. Isa kasi yun sa patunay na kung walang nag-go-govern dito sa area na to, and kailangan natin ng trust basis. Ibig sabihin lang nun, may mga professionals pa rin sa background na, diba? They have to meet then, sabihin na natin na camera on or face-to-face within their offices just to ensure lang na, alam mo yun, kapag maglalabas ka ng malaking pera. Hindi talaga yun basta-basta lang itatakbo ng mga nasa dev. Another thing din is, yun nga, yung game experience din kasi. Diba, katulad ng Axie ngayon, kahit na mababa na yung price ng SLP, dahil nandun pa rin yung game experience, marami pa rin naglalaro nung game na yon. And the more na may mga naglalaro pa rin ng game mo, makapag-release ka lang ng tamang mga mechanism and utilities, may pag-asa pa na mabago yung takbo ng economy kung pabagsak man yon or kung hindi man okay yung situation. Kaya siguro natutunan din natin dito na ganun pa rin. Kung ano lang yung kaya nating i-afford na mawala sa atin, yun lang i-invest natin dun sa mga game. Kasi kung pupunta kayo sa mga tokens ngayon, wala na. Sobrang bagsak niya na talaga.
So kung tingnan natin yung past 3 months, ayan, yan yung usual na itsura ng mga nagra-rug pull na mga games. Effect din to, guys, kapag talagang yung community or yung sudden release ng mga tokens for the internal use or for the team, malaki talaga yung epekto nun sa pagbagsak ng mga token. Kaya nga, continuously, observe pa rin tayo parang ano ba yung okay na tokenomics ng mga games. And tingnan natin kung totoo talaga yung sinasabi nila na hindi sila rug pull and i-continue pa rin nila yung dev, kasi yun nga, parang from time to time, nag-release pa rin sila ng mga updates kung ano daw yung request, kung paano daw i-re-release, or baka ano na lang kasi to, more on formality na lang na talagang tinatapos na nila yung game kasi binayback na nila yung lahat ng mga investment doon sa airports and workshops, tapos kami na bahala kung ibebenta namin yun. And kung ibebenta mo siya, imagine mo yung mga nasa 200,000 or 500,000 na tokens, magkano lang makukuha mo? 500 pesos. So ayun, remembrance na lang siguro to, guys, tong mga tokens na hawak natin dito. Ayun, saklap lang. Ayun, oh guys, yung mga tokens na hawak natin. So ganun pa rin, ni-remind ko pa rin kayo na inga, kapag mag-invest tayo, two outcomes lang yan, diba? It's either kumita ka or malugi ka. So imagine niyo lang natin yung sarili natin kapag nalugi tayo, diba? Kung ano yung mangyayari sa atin sa amount na i-invest natin. Kasi sobrang unpredictable ng space na to. Imagine mo, kahit na okay na yung mga mechanism within the game, kahit docs pa yan. So tingnan niyo naman dito, dati guys, pinapakita nila yung itsura nila, pero ngayon wala na. And umabot din talaga sila ng 700,000 na mga players sa game. So nga lang, syempre hindi talaga natin kontrolado yun. Kaya nga kung naisip natin yung outcome, kung malulugi tayo and ikade-depress natin yun, kasi huwag na lang din, di ba? Malaki pa rin yung chance na bumaba pa rin yung mga tokens. And kung makikita rin kasi natin yung mga community ngayon, pa-jump-jump na lang din ng one game to another. Kaya lagi lang din tayong, alam mo, mag-research and alamin natin ano yung risk appetite natin, ano rin yung mga requirements natin sa pagpili ng mga games na papasukin natin. Kasi in reality, kahit yung mga nagpo-promote ngayon ng mga games, syempre, in a way, tinitingnan din nila yun na kikita sila dun . Or paano kapag binigyan sila ng NFT or binayaran sila dun sa mga videos na ginagawa. So ano na kagad yun . Less risk na yun sa kanila, kaya nagagawa na rin nila yun. Lagi lang nating sabihin yung mga risk and lagi lang tayo mag-knowledge sharing. Eh, nasa sa atin pa rin yun kung naniniwala tayo sa potential ng mga games na papasukin natin. Siyempre, lahat ng mga papasukin natin dito may risk. And siyempre, depende sa dami ng streams ng income mo. Siyempre, naka-based din doon yung risk appetite mo kung saan-saan kang mga games na papasok. Ayun nga, nagkaroon tayo ng experience na to. Experience is the best teacher. And yun lang din, share ko lang din sa inyo para makonsider nyo rin yung ganitong experience sa mga future games na papasukin nyo pa. And nga pala, kung gusto mong mag-participate doon sa promotion giveaway natin sa mga videos natin, so i-comment mo lang dito yung mga questions mo, suggestions, or yung thoughts mo, especially kung naglaro ka rin ng crypto cars and crypto planes, para makita ko rin yung iba pang mga perspectives or information na hindi ako aware. And then meron ka ng automatic entry para doon sa mga GCash giveaway na ginagawa natin. Okay guys, so push natin yung initiative natin. Pili lang tayo ng mga winners natin dito sa Ninja Estate. So itong dalawang video na to, nirelease kasi natin to at the same day. So kuha na lang tayo dito sa dalawa. Alright. So 26 participants, kuha tayo ng isang winner. Congratulations, Luis Vixen. So sabi niya, nice project sir, natawa ako sa second winner. Bakit? Ako yun. Alright, so chat mo na lang ako sa TG kung paano mo makukuha yung prize or join ka sa Discord natin. Alright, so next one. Pili pa tayo ng isang winner. So 18 participants and ang nanalo dito ng 250 GCash. Si JC ulit. So, bro, congrats ah. So, wow, may pa-tutorial agad-agad. Nice, nice.
Alright, so tatry natin na gumawa ng maraming video. So, yun, bro, sana support mo pa ako palagi. So, kung sa tingin nyo helpful tong video na to, so please like and share and don't forget to subscribe na rin. And kung gusto nyo i-share yung blessing nyo sa iba, guys, invite natin yung iba pa nating mga friends na mag-join dito sa community natin. Thanks, guys, for watching and see you on my next video. Bye-bye!